Gusto niyo ba malaman ang sikreto ko? Yes. Gusto niyo ba malaman? Yes. Nilaklak ko muna yung mga products. Ibig sabihin, naging product po muna ako ng mga products po natin bago po ako nag-share, bago po ginawa yung negosyo na ito. Kasi itong negosyo po natin, pachika-chika ka, bukas, pacheki-cheki-cheki ka na. Maganda ba yun? Napakaganda ng product sinabayan, ng napakagandang marketing plan, ways of earnings, talagang kikita ka ng milyon. At para ituro sa atin kung paano gawin ang business to na tama at kumita ng milyon, tatawagin ko na ang partner ko. Ito po ang partner ko, ito po ang Elite Global Ambassador, then meaning, siya po ay nakita niya po yung isa sa highest position ng company, kumita na rin po siya ng milyon. Speakers Bureau member din po siya at marami na po siyang results. At marami na rin po siyang natulungan na naging milyonaryo sa ilalim niya. Ang tanong, pag itong taong to, tuturuan ka rin maging milyonaryo, gumawa ng mga milyon. Ang tanong, makikinig ka ba? Yes. Kung ako po pinakinggan niyo, mas pakinggan niyo itong taong to. So pag sinabi kong isang milyon, isang palakpak, isang padyak at isang, okay lang ba yun? Yes. Yan, okay lang po ba tayo rin tayo? Mas maganda siya na magkwento ng story niya. Kuya rin eh, pag sinabi kong isang milyon, isang palakpak, isang padyak at isang woo. Pag dalawang milyon, dalawa. Pag tatlo, tatlo. Pag milyon, milyon. Bahala na po kayo magbilang, ha? Ay, sorry. Yan, feeling ko po kasi maging matangkad. Kaya tingnan niyo po yung heels ko. Yan, almost 5 inches. Yan, isang milyon! Kailangan po sabay-sabay. At dahil po maraming kultura dito, kung gaano kalaki ang pangangailangan mo, kailangan ganun din kalakas ang pagpalakpak mo. Okay lang ba yun? Yes! Nung dati po naging first-timer ako, inis na inis talaga ako dun sa tao nag-invite sa akin, yung sa kuya ko, at the same time dun sa speaker. Bakit sabi ko, bakit kailangan sumunod? Ba't kailangan makinig? Ba't kailangan pag sinabing yes? Yes! Diba? Pag sinabing palakpak, padyak at woo, sabi ko, tadyak ako kay speaker na to. Nakakainis eh. Ang arte-arte, ang kurni-kurni, ang baduy-baduy. Tama ba? Yes. O parang gusto niyo ako sipain, nag-yes kayo eh. Yan, di ba? Pero after the seminar, isa lang po ang na-realize ko. Okay lang palang mag-stay. Okay lang palang makinig. Okay lang palang sumunod. Magpakabaduy at magpakakorni. Kung magbabago naman ang buhay mo at yayaman ka naman. Yes! Isang milyon! Dalawang milyon! Tatlong milyon! At milyon-milyon pala pa for my partner, Elite Global Ambassador, Speakers Bureau member, Mr. John Lapani! Good morning! Good morning! Pwede na po mo po. Salamat po. And salamat sa mga palakpak nyo. Ayan, daming tao ah. Woo! Kamusta kayo? Masaya, masaya, masaya. Maganda yung mga produkto natin, ano? Yes! Maganda ba si Ma'am Michelle? Yes! Magaling mo magpaliwanag? Yes! Palakpakan natin ng million-million. Michelle, go! Galing, no? Wow! So, mga first time, mga studio audience, please keep on smiling because of yung camera na umiikot, yung mga mukha nyo, lahat kayo dito nakikita online, worldwide. Kung hindi nyo pa alam at hindi pa sinabi, live tayo through, you know, Justin TV, live streaming. And buong mundo po, napapanood tayo. Ayan, so ngiti lang, relax, baka matutuhan kayo ng camera. Makita kayo sa inyong mga bahay at ng mga kaibigan nyo sa iba't ibang mga bansa. Okay ba? Okay ba? Okay ba? Yes! And guys, kami lahat dito na-invite lang din as first time, like you, yung mga first time lang na-attend o naka-attend tonight, ganun din kami dati. Na-invite lang din kami ng aming kaibigan or kakilala just to attend this kind of orientations about products, about company, and yung i-explain ko sa inyo is about, you know, how to earn money. Sino sa inyong gustong kumita ng pera? Taas ang kamay. Halos lahat, ano, mas maraming gustong kumita. Kakaunti lang yung ayaw kumita ng pera. Kasi meron hindi nagtaas eh.
Diba? Pero mga kaibigan, sabi nga nila, kung kailangan mo isang bagay, pagkita mo ng pera yan, ano man ang pinapangarap mo sa buhay, kailangan ipag-pray. Tama? Kailangan hingiin. Diba? Ang iba nga, nagpupunta pa ng Baclaran, Quiapo, nagtsatsaga kahit madaling araw, just to pray and ask those things na gusto nalang mangyari sa kanilang mga buhay. Tama? Because that's in the Bible. You ask and you will receive. Tama, di ba? So, okay lang pag tinanong na, sinong gustong kumita ng pera? Sinong gustong yumaman? Kahit parang kabaliwan, dahil ang hirap ng buhay sa labas, dito, yayaman daw, eh parang imposible. Tama? Especially pag first time mong narinig o naka-attend dito, medyo nakaka-culture shock yung mga bagay na ganyan. But wala namang masama, mga kaibigan, kung paniwalaan mo lang for you to become positive in life. Okay ba yun? Yes. So again, sinong gusto ng kumita ng malaking pera? Taas ang kamay! Yes. Salamat naman at lahat ng taas ng kamay. Thank you, palakpakan yung mga sarili nyo. Woo! So are you excited? Yes. So guys, nung na-invite ako dito, nakinig, naintindihan ko yung business, employed ako before. So employee, walang choice, ginawa ko to part-time. Nakita ko kasi maganda. And isa lang yung tumanim sa isip ko. Sabi ko maganda. Pero kung hindi ko ito susubukan, just like a food na sinasabi nilang masarap. Sobrang sarap. Sobrang sarap. Please, tikman mo, magugustuhan mo. Pero pag hindi mo tinikman, never mong malalaman kung talagang masarap ang isang pagkain. Tama mali? So yun lang yung naisa sa mind ko. But you know, hindi ko masyado pa naiintindihan yung mga paliwanag about products. The first place, maraming produkto, di ba? Pero nakita ko lang, ang gaganda, very unique than other product na nasa market. Di ba? Even the business plan na explain ko, hindi ko naman ito masyado naintindihan kaagad sa isang upuan. Kundi binalik-balikan ko to. Kaya lang, ang pumasok nga lang sa isip ko, ulitin ko ulit, subukan ko lang. Baka may mangyari din sa akin tulad ng mga successful dito sa Alliance in Motion Global. Baka sakali, makabili rin ako dito ng sarili kong kotse pagdating ng araw. Months from now. Iyon lang na sa isip ko lang, naglalaro sa isip ko. Baka kaya ko rin kumita ng 100,000 or more than 100,000 in one month doing this kind of business part-time. Eh, ganyan lang naglalaro sa isip ko. Baka kaya ko rin makapag-travel sa abroad o kung ano man yung mga incentives na binibigyan ng company kapag sinubukan ko lang gawin. Walang mawawala. Tama? Iyon lang ang mga naiisip ko. Walang choice, kundi ginawa ko lang, sinubukan ko lang. Part-time, mga kaibigan. And guess what happened my first month? Part-time, ginagawa ko to, kumita ko na more than 26,000 on my first month. Part-time. Thank you sa mga pumapalakpak. Pero yung mga hindi pumalakpak, yung 26,000 alam ko maliit sa inyo. But guys, for me, as employee before, wala pa akong 10,000 naman, malaki na po sa akin ang 26,000 plus less tax dagdag sa income ko as employee before. Nakuha niyo po? Na kumita ako ng ganun, yung excitement level ko, tumaas ng todo. Yung tipong parang hindi ako makatulog at madaling araw na. Nakuha niyo po? I don't know kung sino sa inyo rito naka-experience na kumita ng ganung kalaki na hirap makatulog dahil sa excited na parang gusto ko naman next month sana ganito uli or more than this pa. Tama? Eh kahit limit ng kaunti siguro, okay lang din eh. Tama, di ba? Iyon yung feeling ko that time. So what I did is this. Excited ako lagi, everyday, na matapos na yung office hour ko. Why? Gusto kong pumunta rito agad. Just to learn more about this business. To earn more money. Yan yung first goal ko noon, to earn more money. Nakuha nyo? So ang kailangan ko, pag-aralan ko pa ito ng todo, baka yung 26,000 ay madoble. Tama? Tama? Gawin nyo na ako. Umatinda ko ng mga orientation. Sumama ako sa nag-sponsor sa akin. Kahit saan pumunta, sinusundan ko. Maraming pinakikilala. Sige lang, kahit gutom na ako, kahit nainis na ako, convinced na nga ako kung kanino pa ako pinakikilala. Na-experience ko yung mga ganung bagay. Tapos nasa-shock ako doon sa mga pananalita. Power, payaman, grabe. Nainis ako. Nababaduyan ako kasi first time ko narinig eh. First time at never ko itong narinig sa school. Never ko narinig sa kapitbahay. Never ko narinig mismo sa bahay namin. Payaman, payaman. Grabe, power. So, shock, di ba? But then sabi ko, kung totoo man, nayayaman, kikita, magkaka-power. Magkaka-kotse. Why not to, you know, adapt lang. Maski masakit sa tainga. Naka yung point ko, first time eh. Tama? Now,
Tinuto ko effort. Mga kaibigan, on my second month, kumita ako ng more than 51,000 plus. On my second month. Ah, yung mga hindi pumalakpak kanina sa 26, sa 50,000 plus pumalakpak na. Thank you, thank you, thank you. So, mga kaibigan, kahit ikaw ba na maka-experience ng ganon, again, ulitin ko ulit, sa 26,000 plus, hirap makatulog dahil gusto mo mas lumaki. Mga kaibigan, lalo na sa 51,000 plus. Kahit umuwi ako ng alas 4 na madaling araw, alas 3 na madaling araw, umatid ng mga trainings dito sa Alliance in Motion Global, wala namang bayad. To learn more again. To learn more again. To earn more. Diba? Chinatsaga ko. Why? Sabi ko yung 51,000 plus, baka maging 100,000 to on my third, fourth, on mga incoming months doing this business. Yan yung naisip ko. Yan yung mga naglalaro sa mind ko. And doon nagsimula na mangarap ako ng todo. Eh sabi ko, pwedeng mangarap. Pwedeng mangarap, makasave na malaki. And pwedeng mangarap, bumili ng car, kung ano mga gusto mo sa buhay, cellphones, travel, kotse, kung ano man, o bahay, condominiums, investment. Pwedeng mangarap because maganda yung earning potential eh. Nakuha niyo po? So yan na yung mga naglaro sa isip ko on my second month. Third month, ganun na rin. Nakuha niyo? So mga kaibigan, tinodo ko. Trinabaho ko ng todo, part-time ha? Part-time. Mga kaibigan, on my 8 months doing this, kumita po ako ng 1,000,000. That's why napasama po ako sa Millionaires Club ng Alliance in Motion Global. So once you are a millionaire, makikita po yan sa webpage nyo, once you are a distributor, doon yung makikita yung first million mo and madideclare ka, makakasama ka sa mga Millionaires Club na bibigyan ng award, and ang tawag sa'yo is one of the millionaire ng Alliance Motion Global. Once you hit your first million, kaya lang yung first million na yun, pwede mo ubus yung pag ginastos mo na mabilis. Tama? And ang maganda, pag naubos, target ka na naman, trabaho ka naman for the second million, third million. Tama? Because maganda yung earning potential na ipapakita ko sa inyo. Nakuha niyo po? And 1 year, in 2 months to be exact, siguro naging global ambassador ako. Yung global ambassador is a highest position ng isang distributor dito. Na kung saan, once na ma-hit nyo itong position na to, whether you like it or not, kahit natutulog kayo at magpapahinga, still, meron pa rin kayong kita kahit ayaw mo na. Ito yung gumulat sa isipan ko noon eh. Ha? Darating ang time, mag-e-effort ako sa simula, pagbubutihin ko lang, at darating ang time, kikita ako ng pera kahit ayoko na. May kita pa rin. Medyo nagising ako lalo ng todo dun. So na-excite ako, naabangan sa speaker na tulad ko, ipapaliwanag sa inyo kung paano nangyayari. Na-excite din ba kayo? Yes. Parang hindi ah. Yan may mga itsura na na-excite. Ganyan ba? Diba? So mga kaibigan, yun ang inaabangan ko. Sabi ko, gusto ko yun ah. Diba? And naisip-isip ko, maraming Pilipinong tamad. Maraming Pilipino gustong kumita ng pera, gustong kumita ng malaki, pero walang effort. Tama, tama? Yes. Mag-isama lang tayo ng mayaman. Magtaya na lang tayo sa loto araw-araw. isa sa paraan yun, mga kaibigan. Tama? Pangatlo, ano? Benta tayo ng drugs. May mahirap, di ba? No, don't do that, ha? Please. Pero isa sa paraan. Pero mahirap, may pitabatas ngayon. Iyan lang naman. Or what? Go into business. Or go into this kind of industry na kung saan naroon kayo ngayon na ito yung ipapaliwanag ko sa inyo kung paano nangyayari. Handa na ba kayo? Yes! Wow! Wow! Galing, no? Call if you want. Yes. Because dumating ang time na hindi ko na-expect makakabili ako ng sariling kotse. Hindi ko na-expect ha. Maliit ang sahod ko. Dumating ang time, nung na-hit ko yung first million, instead na bumili ako ng bahay, condominium, sa sobrang excitement ko, alam ko kakita pa ako ng maraming millions, kotse yung una kong binili. So car, brand new. That's 2009 Toyota Altis. And my second car is Montero Sports 2011. Ito yung Montero na nagsasalita. Naka-GPS. Hindi ko na-expect na mangyari. And this time, may another car ako. Altis, Toyota Altis pa rin. So, sabi ko, grabe ah. Grabe experience. And nakakaigot ako, Luzon, Visayas, and Mindanao. Sometimes, nakakapasal tayo sa ibang bansa doing this business. And, nakakapag-share tayo ng mga magagandang
bagay, share this kind of opportunity to many people na kung saan maraming pwedeng maging part nito. Kikita and mabibless in terms of health because of good yung products natin and pwedeng kumita ng malaking pera if they want to earn big money. So, yun na nakakatuwa na nagagawa namin na hindi lang dito sa Ortigas, hindi lang sa Metro Manila, but you know, Luzon, Visayas, and Mindanao. And sana maging part po kayo ng adikain itong company na to to help more people doing this kind of, you know, opportunity and to help also them kung ano mga gusto nila sa buhay. Maganda ba yun? So, nakakatuwa. So, mga kaibigan, another thing na kung bakit ako nag-go for a jump is isa ito sa prinsipyo na natutunan ko, yung kaibahan ng sahod as employee before or yung tinatawag na wage or wages, alright, versus income o profit. Mga kaibigan, tanungin ko kayo, saan usually nagmumula yung profit? Diba sa business? Pag profit ang pinag-uusapan, malaki ba yan? Yes naman. Andito ako dati. And only to find out, nung natutunan ko to, survival pala to. Pag nag-work ka, may pera, may kita. Tama? Pag hindi ka nag-work, walang. Pag nagkasakit, walang. So no work, no pay. Tama? And dito ko nakita yung computation ng 10,000 a month na pag binawasan mo ng tax yan, mga kaibigan, na 10% ang maiiwan, 9,000 lang. Tama? Tama? Tapos dyan ko din na-realize, nung tinignan ko yung allowance ko sa pagkain, dito ko nakita na kung kakain ako, 50 pesos per kain, 3 times a day, mga kaibigan, that is 150 pesos per day. Tama? And simply multiply into 30 days, 1 month ka magtatrabaho, equals 4,500 yung allowance ko for food. Tama? So maliwanag din, pag binawasan mo ng 4,500, yung 9,000, 4,500 din ang maiwan. Tama, tama. So, ilagay natin dito yung 4-5, mga kaibigan. Ito para talaga, kita mo. Pero teka lang, alam nga naman maglakad lang papunta sa trabaho. Depende pa ito kung malayo o malapit ang iyong tinitirahan. Tama mali? Ang akin nun, 1,500 transpo allowance. So, mga kaibigan, yung 4-5, bawasan mo ng 1-5, magkano may iwan? 3,000. Meaning, mga kaibigan, yung 4-5, naging 3,000 na lang. Pero being an employee, may day off ba? May day off, di ba? Yung ba walang day off? Hindi na nag-day off. Tama? Tinatrabaho na lang. Full time sa work talaga. Pero most of the employee, may day off. Tama? Guys, pag may day off yan, per day off, ako ang gastos ko noon is 500 pesos. 500 pesos. Kung may pamilya ka, yung mag-ina mo, pakainin mo sa magandang restaurant. Date per week. Di ba? Or kung single ka, mag boyfriend ka, manood kayo ng sine. Tama? Tama ba? Yes. 500 sa lalaki, 500 sa babae, 1,000. Ay, joke ako dyan. Pag biglang lumiko, kulang 1,000. 1,000. Manood pa ng sine, di ba? Merienda, etc., etc. Kulang. Tama? So meaning, kung 500 per day of yung allowance mo, ha, mga kaibigan, that's 2,000 pesos. Tama? Magkano may iwan sa 3,000? 1,000. Mga kaibigan, dyan ako nagising. Dyan ako nagising. Isa rin sa nagpagising sa akin yan. My God, sabi ko, masipag naman ako, wala akong absent. Tapos naman ako ng college. Feeling ko, cute naman ako. Liwanagin ko lang, feeling ko lang, ha? Kahit pagbakit ako dito, ha? Kahit pagbakit sa pinag-aralan ko, masipag, walang absent, iyon talaga standard na sa sahod, eh. No choice. Tama mali. So mga kaibigan, dito ako nagising. Sa 1,000, eto hindi ka nagre-rent ng bahay, single ka, wala kang anak, walang pamilya. Mga kaibigan, di pa natin pinag-uusapan ang load. Di pa natin pinag-uusapan yung mga bagong damit na gusto mo, cellphones, anything. Babae ka, maraming abubot. 10,000 per month being a salary, never yayaman.
That's a thing. That's a one thing na na-realize ko na nag-decide ako to do this part-time. Walang mawala, sabi ko. And aside from that, computation ng income, tinitingnan ko yung pasok ko sa trabaho. Guys, alas 8 pasok ko, pero nagigising ako ng alas 6 ng umaga. Alas 5 yung out ko, mga kaibigan, umaga to, pero nauwi ako sa bahay, alas 8 ng gabi. Why? Because of traffic. And you know what? From here, up to 8 p.m. ng gabi, bilangin nyo kung ilang oras yung... How many hours? That's 14 hours. But ang bayad lang sa is only 8 hours. Tama? Ito lang yung bayad. Okay. But nag-consume ka ng 14 hours because of the traffic. Hindi naman pwede ang alas 8 bandiglak mo, gigisi ka ng alas 6. Ede, alas 7:59. Hindi pwede yan. Tama, tama? So kailangan alas 6 talaga ng... Ang dami rito challenge. Ang bigat ng katawan pa, nakakaantok. Masama pakiramdam. But you have no choice because of mayroon kang bandiglak. Na-experience ko to before. Kaya ako kinakwento lang. Okay? Now, guys, what happened? Pag-uwi mo sa bahay, you need to sleep 8 hours. Why? Kasi pag hindi ka natulog ng 8 hours bukas, hindi ka makakapag-perform na maganda mong trabaho. Mapapagalitan ka ng boss. Hindi ka magiging productive. And besides, pag hindi ka natulog sa gabi, with that, you know, long period of time, mabilis kang tumanda. Mabilis kang magkasakit. Mabilis bumagsak ang immune system, especially pag hindi ka nag-vitamins. Maganda mga products? Maganda yan. Kahit kung ganun kayo, gamit kayo ng produkto, yung aging, mapipigilan. Naka niyo po? Now, 14 plus 8 hours. How many hours is this? This is 22 hours, mga kaibigan. And yung 2 hours, ito yung time mo sa sarili. Bakit? 24 hours lang tayo meron sa bawat iisa sa atin. Tama? Yung 2 hours sa family, sa alaga mong aso, sa garden mo, paglalabay, anything. O kung may anak ka, sa mga anak mo. But kulang, mga kaibigan, yung oras na yan. Nakuha niyo po? Isa rin sa na-realize ko, o nga no? Aside from the time, and then may income, wabag ko, wala talaga eh. Nakuha niyo po? So, ito yon, papasok dun sa, you know, itong wage versus profit. And ang profit, kung titignan mo, magmumula lang talaga sa business. Tama? And once nag-put up ka rin ng business, mga kaibigan, you need the capital. Tama? Pag walang kapital, walang kita. Di ba? Yan ang mga prinsipyo. Tama? And pag nagnegosyo kayo, you need the business permit. Tama ba? Kailangan maganda location. May mga overhead expenses monthly. Employee na sasahuran. Tama? And pwede mo i-consider yung mga risk. Ano yung mga risk na yan? Utang. Pwede malugi negosyo. Tama? Pwedeng kupitan. Maraming mga konsiderasyon, mga kaibigan, para magtayo ka ng negosyo. Okay? So mga kaibigan, what if I offer you a business na pwedeng kumita ng malaki pero maliit lang ang puhunan? Okay ba sa inyo? Yes. Because ang pag-uusapan natin is profit. And ang profit, nagmumula lang sa business. Okay? Now, mga kaibigan, ito yung puhunan ng negosyo natin kung sakasakali magugustuhan nyo. Alright? And huwag muna kayo mablock pag sinulat ko yung puhunan. Ha? Unahan ko na kayo. Mga kaibigan, dito sa business natin, hindi puhunan ang issue. Pag nakita niya business idea, magugulat kayo kung paano. Naka niyo po? Now, handa na ba kayo makita? Yes. Guys, ang puhunan is only like this. 7,980. Ang iba, sabi nila, malaki itong pera na to. Sa mga walang pera. Tama? Pero sa mayroong pera, ano sa tingin niyo? Malaki pa rin daw. Tama, kasi karamihan, kahit may pera ngayon, nagtitipid na. Tama? Nagtitipid na. Pero tingin ko dito, maliit. Why? Misa pag nasa green hills ako, narinig ko sa katabi ko, bibili ng cellphone. Ang itsura, naka-chinelas, naka-t-shirt, naka-backpack. Wala sa itsura niya na meron 22,000 sa bulsa para bumili ng second hand na cellphone na pinakamaganda. At doon ko nakita, sabi ko, itong amount na to, maliit. Maliit na maliit to para kumita ng, you know, malaking pera. Right? Birthday, anniversary, and more than... Dami pinagagasusan. Pero hindi ito napapansin kung magkano yung pwedeng kitain ng ganitong amount. Pag nakita nila. Okay? Now, guys, ang maganda rito, mga kaibigan, meron kang mga benepisyo if in case na ikaw ay kasali sa business. Number one, yung mga products na nakita nyo, mabibili nyo na in a discounted price, mga kaibigan. 25% yung discount natin dun sa product. Maganda ba yun? So, dito pa lang, may business ka na. Dito pa lang. Alright? Pangalawa, meron kayong makukuhang worth 6,000 pesos na
product. Ito yung C24/7 na kung saan may limang box kayo dyan. Okay? So, ang halaga po niyan, 6,000 pesos. Parang halos bawi na. Tama. Ka-discount ka pa sa mga product. Nakuha niyo po? Mga maganda, once you are a member o distributor, mga kaibigan, meron ka ditong accident insurance. Ano man ang mangyari sa'yo, mga kaibigan, ha? Covered ka ng 200,000 pesos. See? Right? Nakikita nyo? Yung 200,000, once na maklaim mo ito, mga kaibigan, sobra ba sa bawi? Sobra sa bawi? Sobra sa bawi? Sino may gusto ng 200,000 pesos? Ha? Ba't parang alam nyo na? Ba't parang alam nyo na mga first time kung para saan ang 200,000 pesos? Mukhang binumay na sa inyo, ano? Ang sabi na, aliwanag naman, accident insurance yan eh. Mga kaibigan, ang aksidente, walang makapagsasabi kung kailan darating. Nakuha niyo po, protection lang to. Kung may mangyari mo sa'yo, good luck sa 200,000. Tama? Kung wala naman, okay lang din. At least may 200,000 ka if in case. Tama? Tama? Ngayon, kunyari, hindi natuluyan, mga kaibigan. Ha? Ha, hindi natuluyan, ha? 10,000 pesos, ang tawag dyan, medical reimbursement. Nakuha niyo po? Now, kunyari natuluyan lang talaga, mga kaibigan. May another 10,000. Ang tawag dyan is burial assistance. So, 200 plus 10,000 equals? Oh, ito pa. Usong-uso kasi ngayon na kumanta ng, mga kaibigan, 50,000 yun. But it's up to you kung kakanta ka ng gano'n para ka lang magkaroon ng 50,000. Maliit, ano? Maliit. Diba? So, mga kaibigan, ang gandang privilege natin ng isang distributor. Nakuha niyo po? So, ganyan. Number 3. Ito maganda. Number 4. If in case gagawin niyo yung business, magkakaroon ka dito ng ATM sa pamamagitan ng Banco de Oro. So, yung iba, napapasali sa business na to kasi first time nila magkakaroon ng ATM, zero maintaining balance. Ang maintaining balance sa'yo ng ATM is 5,000 to 10,000 a month. Dito sa zero maintaining balance, may business ka pa, may product na. So, good or very good? Very good, di ba? So, BDO kahit saan yan, mga kaibigan. Kahit saan, sa Pilipinas, basta may BDO, ATM machine, pwede mo ma-withdraw dyan ang income mo, ang commission mo. Mamaya makikita nyo kung paano withdrawin yung mga income nyo. Okay? And number 5, mga kaibigan, magkakaroon ka dito ng sariling web page. Web page or parang website, mga kaibigan. Ito yung website. Nakakita natin ng website. Parang Facebook o... parang Facebook to. May username and may password. Ikaw na yung makaka-access doon. Right? And dito mo rin withdrawin yung iyong income. Eh, ito pa isa sa good news dito sa webpage, mga kaibigan, or website. Today, kung ang business mo ay wala sa computer o hindi, dadaan sa internet, mapag-iwanan ka. But before, traditionally speaking, walang mga ganito ang negosyo before. Tama? And yet, maraming mga negosyo na nagiging successful. Tama? What if, kung meron ka nito, yun lang ang puhunan mo, using this, mga kaibigan, Facebook, other social networking, pwede ka mag-promote ng negosyo, pwede mag-promote ng mga products, mga kaibigan, by way of this, mas mapapadali ang negosyo, mas mapapadali kumita tayo ng pera. Okay ba yan? So, yun ang maganda. And ito rin ang sandala kung bakit nagagawa ng mga part-time na ginagawa yung business at nagagawa ng mga tao sa iba't ibang mga bansa kahit wala sila sa Pilipinas because of this. Namomonitor nila yung takbo ng negosyo. Okay ba to? O, di palakpakan nyo naman to number 5. Yan. Okay? So, number 6, mga kaibigan. Ang maganda rito, ha? Magkakaroon ka ng business pa, kit o gamit mo for business. So, kasama na po, may mga DVD, application forms, business folder, para gawin mo yung business. So, kasama na rin po yan. Okay? And number 7, mga kaibigan, is this. May free medical check-up. Okay? Good news ito sa mga hindi pa nakakapagpa-check-up. Kasi mahal ang check-up. Tama? Magkano ang check-up na yun? Magkano? 2,000? 3,000? 1,500? 1,000? Tama? Eh, ilang ka bang bigas pa yun? Sayang naman, di ba? So mga kaibigan, with this, may business ka na, pero may check-up ka pa na libre, and kung saan kayo malapit na lugar, pwede may mga clinic and hospital dyan. Luzon, Visayas, and Mindanao, marami nakatayap sa atin.
pinakamalapit Robinson Galleria, yung Biomedics. Right? So ipakita nyo lang ID mo, pati yung certificate mo, para, you know, check up ka for free. Basta duman dito sa Alliance Emotion Global. Okay ba to? Yes! Yun, para mas maganda, malaman natin na healthy tayo bago mag-promote ng healthy products. Okay? Now, ito yung pangwalo mga kaibigan. Ito rin ang maganda kasi ang daming natutulungan Pilipino dito. May free scholarship certificate. Ito maganda. So, again, maraming school na nakatayap sa atin. Luzon, Visayas, in Mindanao. Even in Singapore, may nakita ko doon na nakatayap sa atin. School, gusto mag-aral sa Singapore using the certificate, pwede po. Ang galing, no? Tingnan nyo na lang po sa listahan natin. Makikita nyo iba't ibang mga school, iba-ibang mga discount ang binibigay nila. Right? Kung saan kayo malapit, meron yan, malamang. Luzon, Visayas, in Mindanao. Okay? Ang maganda rito, transferable. Pwede nyo pa, kung mayaman kayo, pwede nyo pamigay sa katuling nyo. Wala yung pan dito, ano? Mukhang may nag-uwi, ah. Ha? No? Mukhang may nag-uwi, no? Okay. Sana bigla magkaroon, ano? How I wish. Sana magkaroon, sana magkaroon. Thank you, thank you. Anyway, ganyan ba, mga kaibigan, transferable. Kung hindi na kayo mag-aaral, pwede nyo itong sa pamangkin, sa anak nyo, kapitbahay, kaibigan, transferable po to. Bawal ibenta. Huwag nyo ibenta, ha? Kasi ba, uy, pagkakataon na to, pagkakataon na to. Bawal ibenta pag nahuli kayo, kulong kayo. Bawal ibenta. Ang maganda rito, mga kaibigan, may mga school na nagbibigay, one half lang ang tuition fee. Alright? Informatics, nakita ko dyan, one half ang tuition fee din sa Galleria. Kahit apat na taon, limang taon na kukunin mong kurso, kung anong discount mo ng first year ka hanggang sa matapos, yun pa rin ang discount mo dyan pag hawak mo ang certificate na to. Ang galing, no? May mga international school na nandito. Madami po. Madami. But most of schools is mga computer schools. Right? Mga Ateneo, UST, mga San Sebastian, mga De La Salle, mga Illinois sa Amerika, hindi po yung kasali. Sabi niya, aba, maganda. Hindi po kasali yun. 7,980 lang eh. Pero sana pangarapin natin magkaroon, no? Gusto niyo ba yun? Yes! Pag-pray natin na magkaroon yan. Okay, mga kaibigan, madaming pampaliwanag dito sa business package na ito. Ang halaga, 7,980. It's up to you, mga kaibigan. Kung ano magugustuhan mo kung bakit ka mag-join sa business. Or kahit hindi mo gawin ang business to earn money, once you avail this, mga kaibigan, hindi ka natalo. Right? So hindi po tayo yung mga pyramiding, mga investment, kung ano man, because of sumunod tayo sa requirement ng DTI. That's why, value for money, kung ano man ang puhunan mo dito doing this business, Alliance Emotion Global. Okay ba yun? Yes. So dito, walang sisihan. Kunyari, na-convince lang, biglaan na yung kaibigan mo. Parang nabudol-budol ang papapawaliwanag mo. Nabigla, nag-issue ng cheque. Bigla nagbayad. Hindi lang isa, kundi pito pa. Nabigla, dahil magaling ka mag-convince eh. Kinabukasan, pagkagising, ano ba nangyari sa akin? Bakit na-convince ako ni Kumari ng ganun kabilis? Pero guys, pag nakita niya yung business package na pito or isa na, isa yan, 7980, hindi kayo i-blame. Because yung amount na binayaran niya, yun yung laman ng package and more than that because of this. Nakaya po? Unlike other company before, kung nakakarinig kayo ng mga negative na mga kwento doing this kind of business, that was before. That was before. Hindi mo na pwedeng sabihin na baka ganito rin ito tulad nung dati. Hindi po. Sinasabi na namin sa inyo. Kasi kung ganun pa rin to, hindi kami sasali dito. Nakuha niyo mo? So, ito na po yun. Iba na po ang panahon ngayon as compare before. Pag-iwan lang kayo, pag hindi kayo dito sumabay. Okay? So, ito po yung package. Ngayon, ang nakaka-excite, ito na. Ito yung highlight. Sabi mo sa katabi mo, friend, gising na. Ito na yung main event. Actually, this is the main event of our seminars, mga kaibigan. Ito na yun. Kumbaga sa boxing, tutok na, wala nang kukurap. Tawa nyo? Ito yung pinakamagandang part na inabang-abangan ko rin before. Nakuha nyo? Gayun na ba? Yes! Andiyan mo na kayo? Yes! Yes! Nakaka-excite, di ba? Paano ba nangyayari yung sinasabi, nakikita ng ganun, mag-effort ka sa simula. Siyempre, di ba? Once you build your business organization, no choice ka, kikita ka na ng pera. Nakuha nyo po? So, excited na kayo. Okay. Papakita ko kung paano, mga kaibigan. Okay? Pero kukuha tayo ng isang tao, first time, yung pangalan na gagamitin natin.
Bro, anong pangalan mo? GM. Sino ang nakatingin sa akin? Sabi niya, mukha akong susunod na tatanong nina. Kinakabahan. Ganyan ako dati, ganyan tayo, di ba? Kaya ayaw natin maupo sa harapan. Lagi na sa likod. Kasi nasa harapan, iyon ang madaling kulitin. Ay, ba't ka nandito ba? First time ka? First time? First time? Wala pa experience? Ba't naman kayo natawa? Para ibang experience ang gusto malaman. First time. GM! GM! JM! Okay, ano pangalan mo? Ha? Lin! Sino gusto niyong gamitin natin? Si Lin? Lin? Si Lin? May experience na Lin? O willing ka magpagamit? Pangalan! Pangalan! Lin, yung pangalan mo lang. Yung pangalan, Lin. Kunyari ha, sumali ka sa business. Ito ikaw, di ba? Kunyari, lahat kayo ng first time, kayo na rin si Lin. Right? Kunyari na convince si Lin na sumali, sumubok, gawin lang ang business. Nothing to lose, di ba? Ito yung sistema, Lin. Number one na pwede mong gawin, pwede kang mag-direct selling. So, pwede kang magbenta sa mga kaibigan mo, kapitbahay sa mga teachers mo before, water products. So, dito may business ka na kagad kasi 25% ka na sa lahat ng product. And mind you guys, alam niyo naman siguro, maraming umaman dito sa direct selling business. Because ito yung traditional. Tama? Maraming nakakapag-travel sa abroad, maraming nakakabili ng house and lot, investment, kotse, nakakapag-savings because of direct selling business. Meron din tayo kung ikaw ay mahilig mag-direct sell. Okay ba yan? So, meron tayo. Ngayon, maraming tao tulad ko na mahirap din pagbentahin sa itsura. Di ba? Mahirap? joke lang. Ito yung number two na pwede mong gawin. Okay? Kung ayaw mo to, ito gawin mo number two. Okay? Ang tawag namin dito is direct referral bonus. 500 pesos ang kikitain mo dito. Per direct referral. Okay? Paano yan? I-adjust lang ng kaunti natin si Lin. Okay, Lin. Adjust tayo ng kaunti, ha? Okay. Paano gawin yung direct referral? Simple. Dito, the more na marami kang kakilala, the more na pwede kang kumita ng direct referral na 500 pesos. Right? So, dito natin ilagay si Lin. Lin, ikaw yan. Yung direct referral, magsisimula ka lang sa mga kakilala mo. Right? And gusto ko kayong i-remind lahat. Ang makakilala, magmumula ito ng mga classmate natin nung Kinder 1 and Kinder 2. Naalala nyo pa? Ba't kaya tumatawa? Ayun tumawa, hindi na naalala. Ayun yung tumawa, oy, may pumasok agad sa isip, dalawa. Naalala nyo pa, di ba? Now, mga kaibigan, classmate nung elementary, ang dami yan, di ba? Hanggang grade 6, naalala nyo pa? Mga teacher nyo before. Yung mga pinagpapagupitan, yung mahaba ng mga buhok ninyo. Tama? Mga kaibigan, kakilala yan. Classmates yun ng high school, college, ang dami yan, di ba? Ka-office mate, na nag-aaral ka na ngayon. Naalala nyo? Hindi lang yan. Mga kapitbahay nyo, meron ba kayo? May mga tita, tito ba kayo? Na minsan dumaday ng rayuha, arthritis, etc., diabetes. Meron ba? Your mom and your dad. Tama? Mga pinsang lalaki at babae. Marami ba yan? Mga tao na araw-araw na nakakatabi mo sa jeep, sa sasakyan, sa tricycle, pwede mong kausapin about our business. That's your kakilala. Tama? Now, sample. Lin, may isa kang kakilala na in-invite dito. Ha? Sinamahan mo lang, nakinig, naintindihan yung business. Sumali sa negosyo, nagawin lang 798 business package. Diyan ka babayar ng company 500 pesos as direct referral bonus. Okay, isa pa lang yun, di ba? What if may isa ka pang kakilala? Same, in-invite mo dito. Or baka ang nagpaliwanag mo na, nag-invite sa'yo kasi hindi ka pa marunong. Di ba? O pinuntaan sa bahay, doon napaliwanagan sa bahay, na-convince. Okay? Nag-avail ng business package. Si Lin, uli ay babayaran ng another 500 pesos as direct referral bonus. Maliwanag ba? Yes. Ganun lang kasimple. Tama? Now, ano maganda dyan?
yung number 3 income, automatic ito sasabay sa income number 2. Okay? Ang tawag namin sa number 3 income is this. Sales match bonus, which is 1,500 pesos naman. Again, unlimited din ito mga kaibigan. Ang hinahanap lang dito ng computer, ang hahanapin lang doon sa web page mo. Naalala nyo? Web page or website mo. Ha? Magkakaroon ka ng sariling website dito, ha? Wala kang babayaran. Yun ang maganda sa business natin. Ang hahanapin lang niya doon, kahit ikaw natutulog, kahit wala kang effort, wala kang kinakausap, ang hahanapin lang is yung match. Another term ng match is pair. Sa Tagalog, pares. Tama? Ngayon, Lynn, doon sa webpage mo, automatic yung pag-click mo, makikita ang pangalan mo, at makikita mo doon yung left and right sales group mo, kung tawagin. Ganun lang. Meaning, kung left and right lang ang nare-required na computer doon sa income number 3, mga kaibigan, you only need 2 people. Tama? You only need 2 people. Okay, sa dalawang tao, 500, makikita ka ng 1,000. Tama? O 1,000. Now, ipapasok yung income number 3. Match bonus. Itong kakilala nila sa kaliwa, ang isa na kakilala sa kanan. Match ba yan? Yes. Pares silang dalawa, di ba? Yes. Therefore, si Lynn, kahit walang effort, kahit natutulog, kahit busy, babayaran ka pa rin ng company ng another 1,500 sa awa at sa gusto mo, Lynn. Ang ganda, di ba? Meaning, dyan pa lang, si Lynn, kumita na ng 2,500 pesos. Sabi ko, okay ah. Nung una ko ito nakita, sabi ko, okay ah. Ang ganda. Ang maganda nito, maski wala pa ditong kabila, yun pa lang isa, 500 pa lang, kung atat na si Lynn, na-withdrawin sa webpage niya, i-transfer niya lang into bank, lalabas sa ATM niya, kinabukasan, pwede nang withdrawin ni Lynn. Kahit 500 pesos lang. Maliwala ba yun? Yes. And now, it's up to Lynn kung yung 500, dyan lang muna. Padadamihin ko. Tama? O pagpasok lang isa, uy, may 1,000 na, dyan lang muna. Okay lang din yun. Tama? Hindi siya mawawala. Right? Bakit? Baka inaabangan ni Lynn. May mag-pares muna o mag-match para 2,500 yung laman ng ATM niya at pwede niya na ipagmayabang sa kanyang mga ka-office mate, kaibigan na, friend mo, tingnan mo ha, dalawa pa lang nakuha akong tao, may 2,500 na ako, may product pa, naka-insured ako kung ano man mangyari sa akin at meron pa akong mga ganyan. Napakasimple, may, ganito pa sistema ng business. Tama? And recently, pwede makonvince ni Lynn ang kaibigan niya kasi nakita, actually. Tama? May 2,500, hindi niya minibidraw. Naman niyo po, minsan strategy yan ng iba. Alright? Okay, now, ano maganda, Lynn? What if may isa ka pang kakilala? Lumalabas, ito isa mong kakilala, pangatlo mong kakilala. Kasi dalawa pa lang yan, di ba? Ay pinag-usapan natin, maraming kakilala, di ba? Now, pag sumali ito, nag-avail ng package na 7,980, si Lynn, wala siya ibang gagawin. Kundi ilalagay niya rito yung kakilala niya na sumali uli sa kanya, ikakabit dito sa kakilala niya na kung saan meron ding left and right sales group just like Lynn. Ayos ba yan? So ito naman, tuwan-tuwa yan. Bakit? Isa na lang ang kailangan ko para may match na 1,500. Tama? So makikita niyo yung helping business. Ayos ba? Ayos ba? Yes. Ang galing, di ba? Now, kaya lang ang usapan, every direct referral na 500, kung marami kang kakilala, sa'yo pa rin mapupunta. Yung 500 direct referral, kay Lynn pa rin. Meaning, damay na maraming kakilala si Lynn, ikabit lang, kanan, kaliwa, 500 akit sa kanya, unlimited, pasok sa ATM. Right? And damo na kinakabit niya, kaliwa't kanan, babasahin lang ng computer, ipapares lang, 1,500, 1,500, 1,500, 1,500, kay Lynn pa rin. Di ba, ang galing? Pero balik tayo dito, kunyari natuwa yung mukong, kaibigan ni Lynn, natuwa kasi, man, lagi na isa. Isa na lang. Eh, sa dami ng kakilala, eh, nakapag-convince lang isa. 500 pesos, kanya rin. Eh, syempre, nag-match 1,500, may kita rin itong 2,000. Kasi kay Lynn nga yung direct referral na 500. Nakuha niyo po? Yes. Now, kunyari, ganito lang ang sitwasyon. Si Lynn, ang ginawa niya dito sa isang kaibigan, sa left, sinabihan, di ba marami kang kakilala, pinarealize ko sa'yo? What if? Hanapin mo lang
yung mga kakilala mo na kaya mamuhuna ng 7,980 sa business. Dalawa lang, at least two. Sinimplihan lang ni Lynn ang paliwanag. At least two sa dami ng kakilala mo. Di ba? Now, kunyari nakapag-convince ng dalawa, 500 pesos sa kanya rin, 500 pesos sa kanya rin. Ay di ba may match din siya? May 1,500 din. Eto, kikita rin ng 2,500 parang si Lynn kanina. Sa dalawa pa lang. Same. Kung marami rin siyang kakilala, wala rin siyang ibang gagawin kundi idugtong kaliwat kanan, matutulungan yung mga tao sa ilalim nito. Wala din choice, magwa-1,500, kikita pa rin siya. Ganun kasimple. Napipicture out yung itsura? O yan. Ganyan pala mga itsura pag na-excite, no? Para ako rin. Sabi, okay na, momentum na, tumira pa sir eh. Pero sinda nyo? Guys, ang tanong ko dito noon is like this. Sabi ko ganito, what if itong isa kong kakilala na dinugtong ko sa kanya, may isang kakilala, at yung isang kakilala niya, maraming kakilala, nagsimula lang din sa dalawa, at yung dalawang kakilala, may dalawa din kakilala. Tama? At yung dalawa din kakilala, mga kaibigan, ito nangyari, maraming kakilala. Oh, kakilala, pinagdudugtong sa ilalim. Ang iba, kumukuha ng tatlo, apat, dumami. Umabot, Luzon, Visayas, Mindanao, and today, nag-ooperate na tayo ng Singapore, ha? Dubai, meron tayo sa Dubai, meron ba? Sa Hawaii, sa Brunei, now sa Hong Kong, ka-open na plan ng Hong Kong, mga kaibigan. Alright? Meron tayo sa Korea, meron tayo sa Taiwan. Kung may mga kaibigan ka, magandang ka sa Taiwan. Meron tayo ngayon sa Nigeria. You know Nigeria? African country. Meron tayong branch office doon sa Nigeria. And soon, magtatayo pa tayo ng another branch. Mga kaibigan, marami pang bansa ang bubuksan. Imagine ninyo, ikaw to, or Lynn, ikaw to, mahiyain ka. Ito, mahiyain din. Ito, medyo mahiyain din. What if ito makapalamukha? Kung makapalamukha nito, marami kaibigan makapalamukha niyan. Tama? At yung mga kapal ng mga mukha, marami pang pera. Tama? At yung mga kapal ng mukha, may hiling magluto tayo, may hiling magsupplement. Nakuha niyo po, posible talagang dumami dito sa right sales group mo. Tama? And now, question is this. How come na itong mga tao na ito na hindi ko nakakilala, still credit pa rin sa akin? How come? Ito yung tanong. Ito yung sagot. Si Lynn, pag nag-decide to become a distributor, pipil up na application form. Lahat kayo, pag sumali, pipil up yung application form. Okay? And guys, yung application form yung once na na-encode kayo sa computer, magkakaroon kayo tinatawag na ID number. Okay? And that ID number, pag sumali yung kaibigan mo, pipil up din siya ng application form, bibigyan din siya ng ID number. So connected na yung ID number niyong dalawa. Napansin nyo? Ganun din to yung kaibigan niya pag sumali, magkakaroon ng ID number, connected na rin siya ng dalawa, connected pa sa'yo. Tama? Ganun dito pag sumali, may ID na mag-connected sa kanya, connected sa kanya, connected din sa'yo. Up to infinity, mga kaibigan. And don't you worry about that because of web page mo lang or website mo lang yung magbabasa. Meron tayong IT. Maliwanag ba? Yes. Ito maganda. Ganun nangyari doon sa kabila ko. What if nangyari din dito sa kabila? Sa left side group ko. What if ito may kakilala? Ha? May kakilala yung isa. Yung isa may kakilala yung isa. Yung isa may isang kakilala. Yung isa may isang kakilala. Yung isa may dalawang kakilala. Yung dalawang kakilala, maraming kakilala makakapal na mukha. Maraming pera. Ang dami nila. Dumami sila. Luzon, Visayas, Mindanao. Nakarating doon sa mga basama na binabanggit ko. Etcetera, etcetera. Mga kaibigan, same. Kung ano nangyari doon, nangyari sa kabila. Mga kaibigan, this is what will happen. Focus. Kung kayo lahat na nakaupo dyan, i-assume nyo na ikaw ito. I-assume nyo lang. I-assume mo lang na ikaw yan. At pag nangyari yung left and right, dumami ang tao na connected lang sa iyo, mga kaibigan. The income number 3, 1515 sales match bonus is this. 1515 Mga kaibigan, uuwi na rin kayo ng 1515. Di ba nakaka-excite? Iyan ang nagpa-excite sa akin nung first time ako na umupo dyan, na manood sa speaker, habang pinapaliwanag niya, sabi ko, yes! Ito yung siguro yung chance ko. Sabi ko, ito siguro yung opportunity na pwedeng magbigay sa akin ng malaking income. Umuwi ako noon na kahit walang laman masyado yung bulsa ko, pero excited ako. Why? Sabi ko, ini-imagine ko, if in case na ako to, at nagsimula ako sa mga kaibigan, kakilala ko,
Lahat kakilala, pag nangyari ito sa akin, kikita ko ng malaking pera. Maganda o maganda, maganda? Di ba ang galing? Now, marami nag-iisip. Pagka ganyan ang sistema, malaking pera, ang liit ng pinuhunan ko, meron pa ako maganto, baka malugi ang kumpanya kung marami kaming kikita ng ganyan. Tama? Naisip niyo ba? Yes. O, ito yung sagot. Tutukan nyo. Meron tayo tinatawag na safety net, mga kaibigan. Design ito ng company para hindi siya malugi. At yung mga nagsarang kumpanya na mababalitaan nyo at nabalitaan nyo, mga kaibigan, walang design na ganito, kaya sila nagsarat na lugi. Ang tawag doon, nag-overpayout ang company. Okay? So, ito yung design ng company para hindi siya mag-overpayout or hindi malugi. Okay? Number one. Apat to eh. Number one design is this. Ang allowed lang sa left side group mo is only 16 per day. Match na bibilangin. Remember, sales match bonus. Okay, mga kaibigan, time come, dadami tao dito sa kaliwa, dadami sa kanan. Diba? At sa dami ng tao dito, pwede makapag-convince lang tigil isang tao. Pwede pang umabot dito 100 katao sa loob lang ng isang araw. Tama? Pwede dito umabot 50 katao sa loob lang ng isang araw. But the computer is only count, only 16 per day. The rest, balik sa kumpanya. So, hindi malulugi ang kumpanya. Per day, may limit. Nakakaya niyo po? Ngayon, 16 na, tingnan niyo ha, 16, imo-multiply mo lang sa 1,500 yung sales match bonus. Na-imagine niyo? Kahit kumpitin niyo yan, 16 times 1,500, ang lalabas dyan mga kaibigan, is 24,000 pesos per day pwedeng kitain ng 7,980 mo. Pero taxable to, mga kaibigan. O kahit na, sabi ko, kahit 10,000 pa yung tanggal na tax, okay para sa akin eh. Tama, tama. That's per day. Pero sabi ko, wag 24, ang sabi ko, 1,000 na lang per day. Okay na sa akin. Iyan lang ako. Hindi ako napangarap na, gusto ko rin 24,000. Tama? Kasi parang nung una ko nakita, parang napakahirap paniwalaan na may ganitong business, ito puhunan, to earn 24,000 in one day. Tama, tama? Dito ko lang nakita. Pero nangyari na sa akin, sabi ko, totoo pala. Yan yung parang hindi ka makatulog pag nangyari sa'yo. Okay? Now, what if hindi 16 ang nangyari? Kunyari, Monday, Tuesday. Ang nangyari dito, ha? 12 lang. Sa kabila, ang nangyari, 10 lang. O hindi umabot ng 16. O dito magbabasa ang computer. Ang kukunin dito, 10 lang. Diba? Since hindi umabot ng 16, may sobrang dalawa, diba? Carry over the next day. Kasi hindi naman umabot ng 16. Hindi na flash out, kumbaga. Tama? Yun ang maganda. E kung 8, ganun din. E kung isa-isa lang, isa lang din that day. O pag pinagsama-sama, 1 week, o di malaking pera yun. 1,500, 1,500, 1,500. Na-imagine nyo? Isa yun sa safety net ng company kung bakit hindi siya malulugi. Another thing is this. O, may oras din. Kaya naging 16 kasi 8 sa umaga, 8 sa gabi. O, 12:01 na madaling araw hanggang tanghali, they only allow this only 8. Again, tanghali hanggang gabi, they only allow this only 8. Meaning, yung time na yun, pag naging 9, sobra isa, 8 lang bibilangin. Tama? O ngayon, pag na-maximize, total of 16 in one day. Nakuha niyo po? O, pangalawa yun. O, pangatlo, may mga gift check tayo dyan na kung saan, instead na 1,500, eh, worth 1,500 na products, every fifth pair. That's another safety net ng company na hindi malulugi ang kumpanya. Nakuha niyo po? Okay? At may mga Sodexo pa tayo dyan. Now, imagine nyo, people. Imagine. Kunyari, dumaming tao dito. Imagine nyo kanina, dumami talaga. Hindi mo napigilan. Guys, what is next? What is the next income after income number 231? Mga kaibigan, papasok yung income number 4 and income number 5 na kung saan ang tawag natin dito is our monthly income. May kita tayo per month, pero yung 500, 1,500, pwedeng kita natin yan per day. Pwede mong withdrawin sa ATM. Alright? If you want check, 1 week, process niya pag ginawa mong check eh. Ang direct selling, pwede mong kita yan maya-maya. It's up to you kung magpapautang ka. Pero pag dito sa office, kukunin mo ng cash tayo. Nakuha niyo po? So ngayon, paano nangyayari? Yung 4 in 5, based on the repeat order ng mga tao. Okay?
Assuming maraming tao dito, maninilis na uli. At every time na bibili ang mga tao na yan, bawat product, may tinatawag na points. May tinatawag na points. May malaki, may maliit. And that points, mako-convert into money. Right? So meaning, kung marami kang tao ito namimili, may ipon lang, ma-accumulate. Pasok lang yun dyan. Bahala ang computer. Nakuha niyo po? And to give you an idea, income number 4, pwede tayo kumita ng maximum 40,000 in 1 month. Income number 5, again, another 40,000 in 1 month. Total of 80,000 in 1 month, 4 and 5. Okay na ba sa inyo? Yung number 5, klaruhin natin ng konti. Kasi unique yung number 5. Yung number 5 is this. Bilisan lang natin. Pero klaruhin mo lang ito pag sumali kayo. Pag bago ka, since wala ka pang grupo, ang tawag sa distributor. So 0%, wala ka pang tao nag-repeat order, wala ka pang kita. Right? Pero, meron tayong position kasi sa number 5. Pwede ka dito maging silver executive kung tawagin. Ito na yung sinasabi ko kanina, na kahit ikaw natutulog, may kita ka pa rin. Ang kita mo sa lahat ng binibili ng mga tao, up to infinity, hanggang dulo, kahit hindi mo nakilala, sama sila naroon, still, may income ka pa rin sa binibili niya, additional 10%. Yung number 4, may certain level lang yun. First level, second, third, up to 10th level, doon ka lang may kita na 5%. Sa direct mo, 10% ng kita mo. Every time na may direct ka, ilalagay mo sa ilalim, nag-create ng another first level to create up to 10th level. That is number 4 income. But in number 5 income is this. Nakuha niyo po? And may tinatawag tayo, gold executive. Hindi na 10%, but 20% na lumalaki. Once you are a gold executive. Right? Now, ito na yung sinasabi ko na nandito po inyong lingkod. Na kung saan, mas malaki na ang kikitain mo, hindi na 20%, but 30% sa mga repeat purchase ng mga tao mo, kahit hindi mo na alam at kahit hindi mo sila binibentahan. Nakuha niyo po? Eh bakit mag-repeat purchase sa mga tao? Simply because of silang lahat din ay member din. Tama? At nakuha nila yung privilege na 25% discount, baka mga yan, walang ginawa, kundi glutathione, spray araw-araw, mula pa hanggang ulo. Walang ginawa, kundi magkaroon ng kape, inom ng inom. Walang ginawa, kundi inom ng inom ng mga products natin. Nakuha niyo po? And you have no choice. Kikita ka, papasok yung income, 4 and 5. Nakuha niyo po? Nasundan niyo ba? Now, paano mangyayari? Points lang ang bibilangin. Points lang ang bibilangin. Points lang ang bibilangin para ma-promote ka, silver executive and gold to global ambassador. Anong formula? Anong patakaran? Group points. Para maliwanag, ha? Group points. Anong maganda sa group points? Yung points mo na binibili mo ng product, kapag ano man yan, points nila. No matter what, kung mabilis o mabagal. Walang time frame. Iipunin lang yan na computer, makikita yung babasahin lang yan. And doon mag-gauge kung saan, pag nakapag-create ka na ng points for you to become a silver executive, promoted ka na as silver executive. Right? Based on repeat order. Ay ba? Para mas malinaw. Paano yung points? Oh, 5 box na C24/7 is considered as 1 point. Ay kung repeat order yun, eh hindi lang naman sila 5 tao. O di mas madali i-gather yung points? Tama? So points lang mga kaibigan hanggang sa maging global ambassador ka. And once nandito ka, madali na mag-qualify into US travel. All expense paid ng company. Eh madali na maging profit sharer. Every year, namimigay yung company. May mga requirements tayo. Alamin nyo na lang po sa mga sponsor nyo. Kung paano nangyayari, na kung saan ang kita ng company the whole year ay nagsishare ng profit sa mga masisipag na distributor. Parang 13th month pay. Gusto nyo ba yun? At may chance na pwede ka makapag-travel sa abroad. Pwede makuha yung entry visa na 10 taon all expense paid ng company. Gusto nyo ba yun? Siyempre, ngayon meron tayong promo. Trip to Hong Kong and China. Baka kayo pa makahabol. Alamin nyo lang sa mga sponsor nyo. Okay ba yun? And now, last. Guys, what if? What if, first time, sumali ka, mga first timer, ikaw to, sumali ka. Sumali ka, nabuo yung grupo mo, lumaki. Left and right. At ikaw kumikita ng 200,000 per month. What if? What if? What if? What if? Isang araw, nag-unwood, huwag naman sana, may nangyari sa'yo. Mga kaibigan, this is transferable to your loved ones. Maganda or magandang maganda? Mapuyat man kayo, mapagod man kayo ngayon,
tiyaga ng kaunti, guys, may kabuluhan ang gagawin nyo rito sa Alliance in Motion Global. And don't you worry because of tuturuan namin kayo step by step on how to start and how to become successful in this business. Hindi kailangan yung tapos ka mag-aral, basta willing ka lang na maging successful, kumita na maganda, willing din kami na turuan kayo for free. Okay ba yun? And guys, just to remind you that those people na mga successful today, no matter what, kung nasa traditional business sila, nasa pag-abroad, nasa pagninegosyo sa labas, ito lang naman ang ginagawa nila. Ito lang ang ginagawa nila. Kaya sila naging successful because of hindi sila, mga kaibigan, hindi sila nagsisay no into the opportunity but always say yes. Sumusubok lang ito mga tao lagi na ito hanggang sa na-champion isang opportunity na kung saan ngayon, successful sila. Tama niyo po? Ito yung mga tao na hindi nagdadahilan. Baka hindi ko kaya. Tama? Baka malugi. Tama mali? Ito yung mga tao na ayaw, kumbaga, sila yung mga tao nagtitake ng risk lagi. Tama? Pero may mga tao na nagsasabi laging no, sila yung mga tao na play safe always. Play safe. Gusto niya, sigurado yung kita. Tama? Pero mga kaibigan, I'd like you know to remind you that those people na naging successful are those people na nagtitake lagi ng risk. Nagtatry lagi. At yung mga tao, kung mapapansin mo, na ayaw sumubok, negative ang thinking, are those people who play safe and those people na hirap umunlad din sa buhay. Kasi ayaw o hindi sila sumusubok ng opportunity kahit kailanman sa buong buhay nila. Nakamit yung point ko? So, yeah, that's, it's up to you. It's up to you whether you say, yes or you say no. Nakamit yung point? Yes. Guys, gusto ko lang i-promote. Maganda to because of, you know, maraming mga baguhan ngayon, even me before. If you want to aim high, if you want to become successful in life and doing this business, avail niyo po ito. Kasi marami kayong matututunan mga strategies. Ma-inspire kayo doing this business kapag nabasa niyo po ito. And besides, mga kaibigan, once na bumili kayo nito, magkakaroon kayo ng maraming information about our products, about our company, about the owners, everything about Alliance Motion Global, makakatulong po tayo sa foundation ng company na meron tayong Alive Foundation na nakaka-extend tayo ng tulong sa mga dapat ating tulong ng mga Pilipino. Maganda ba yun? Yes. So guys, pinapromote namin to. Basahin niyo po. Basahin niyo po. Mura lang, mga wala na isang milyon. 30 pesos lang. Alright? So guys, tapos na po ako. Pero, teka lang. Teka lang kahit tapos na ako. Few minutes. Pero pag ginanahan to, mga kaibigan, kasi because of this guy, because of this person, one of the owner ng company, isa ito sa nakapagbigay sa akin ng lakas ng loob. Lakas ng loob na ibigay ko yung full of risk during this business. That's why naging successful ako. Because of this person. Gusto niyo bang malaman kung sino to? Yes! Gusto niyo bang mapakinggan? Yes! And guys, because of this person, maraming na-spy, maraming natulungan, maraming naging millionaires dito sa company. And magbibigay siya ng tip kung paano nyo, o mga series of tips kung paano nyo gawin yung business. Okay ba yun? Yes. And maririnig nyo siya na kung saan nag-start siya sa simple lang. But ngayon, isang may-ari ng kumpanya and super, super billionaire today itong tao na to. Nakuha nyo po? Yes. Maganda, mukhang artista. Okay? So mga kaibigan, ang tao dito sa kanya is Mr. Excitement. Alright? And he is our Vice President pag pinag-usapan natin yung marketing. Okay? Excited na ba kayo? Yes! Guys, maniwala kayo. Stay calm. Kaunting tiyaga na lang. Kung minsan, marami tayong pagtsatsaga sa labas. Ngayon lang, tiyaga lang. Kaunti lang. Pero pwede naman magbago buhay. Pwede tayong makinabang na maganda. Why not na mag-stay lang muna saglit. Okay ba yun? Guys, pag sinabi isang milyon! Dalawang milyon! Pero mga kaibigan, hindi ako papayag na hindi kayo tumayo. Kung tumayo kayo kanina, yan! Thank you! Yan! Woo! Okay ba kayo dyan? Galaw! Una tulad! Mga kaibigan, 1 milyon! Sabay! 1 milyon! 2 milyon! 3 milyon! At milyon palakpak para sa ating Vice President! Hello, good morning!
Wow, daming tao pwede mapalapaan natin. Jun, Tony! Mga kaibigan, maganda ba yung negosyo? Yes! Magaling mo ba yung mga speakers? Yes! Andiyan pa ba kayo? Yes! O yung mga members lang nag yes, yung mga first-timer? Sa mga first-timer, totoo po, ako po ay si isa sa may-ari ng kumpanya. Ako po yung pinakabatang may-ari at pinakamaitsura sa mga may-ari. Wag ko kayong mayayabangan. Baka sabihin yung yabang ko naman, wag ko kayong mayayabangan dahil tatlo na naman ko kami may-ari. Yung dalawa may edad na. Ako yung pinakabata. Inumpisahan namin itong kumpanyan to noong 2005, for your information, with a good and great idea na sawang-sawa na ho kami sumali sa mga gantong klaseng negosyo. Ang background ho namin, kaming tatlo may-ari, yung isa doktor, siya yung presidente, Dr. Ed Cabantog, Francis Miguel, isang vice president, and me. Nung tinayo na ho namin to, bago namin tinayo to, dati rin ho kami katulad ninyo, umaaten, sumasali sa mga gantong klaseng negosyo. Hindi ko na ba bakit ipangalan ng unang kumpanya na sinalihan ko, Forever Living. And katulad nyo rin ho, umaten ng seminar way back 1998. Imagine nyo, 1998 pa ho, umaten ako first timer ako, estudyante. Walang kaalam-alam, walang alam sa mga bilog-bilog na in-explain kanina. Pero because of the excitement ng mga tao, to cut the story short, napasali po ako. Sumali po ako, pero hindi ko tulinya, hindi ko kurso. Marami rin ho kong duda. Pero good news mga kaibigan, dahil sa pagsubok ko at pagsali ko, naging multi-millionaire po ako. Ibig ko sabihin, walang mawawala, kundi mo susubukan. Pero, pag hindi mo sinubukan, walang mawawala kung di mo sinubukan. Walang mawawala kung susubukan mo. Pero, baka may mawala kung di mo sinubukan. Parang gulo kong kausap, ano? Pasensya na ho kayo. Jet lag. Kagagaling ko lang ho sa Bicol. Oo, nagbasa ko eh, jet lag. Hindi, nagreplano ako. So, sa Bicol ho, grabe ho, sa Bicol. Nanay mo pa. Pinagbigyan ka lang. Ha? Pwede mangyari yun, di ba? Naaway nanay mo. Ano ba naman yung gagawa mo? Anak! Sumali nanay mo. Dalawang buwan. Kayong dalawa mag-ina. Umaten na umaten. Wala lang nangyayari. Ano sa'yo sa nanay mo? Nay, mag-imbita ka naman. Parang lagi na lang tayo nandito. Yung nanay mo, mag-imbita ba? Nag-imbita yung nanay mo. Ang dami inimbita. Ang dami inimbita na nanay mo. Dahil gustong gusto rin niya. Good news ho. Isa lang din na paniwala. Sino? Tatay mo pa. Pinagbigyan lang eh. Mga kaibigan, yung tatay nyo, kinulit ng nanay mo. Eh yung tatay mo, ano sabi? Hindi ko rin yan. Anong gagawin ko dyan? Recruit. Benta, papapute. Ako nga, ang itim-itim ko. Talaga hindi mo magre-recruit. Buti na lang, kakakulit yung dalawa, may naimbitang isa. Yung isang yun, sakto. Halimaw. Ang daming inimbita, sumabog, naging global ambassador. Pwede mangyari yun? Yes! Pag ito naging global ambassador, ito, pati ikaw, lahat kayo, pare-parehong global ambassador. Pero, mas malaki kita nito. Bakit? May 1-5-1-5 siya. Ito walang 1-5. Wala naman dito eh, di ba? Walang 1-5. Pero, pareho sila ng position. May 5% siya sa lahat ng binibili dito. Pwede na. At least pareho ng position at may 5%. Nakuha niyo ako? Pero ito, ang laki ng kita. Pero nasaan siya? Nasa ilalim. Wala si babaw. Nakuha niyo, pasipagan ho. Ngayon, paano sabihin mo ganito? Eh, kung pareho masipag, di mas malaki kita nung nauna? Oh, ito sagot ko. Dapat lang. Unfair naman ang iyong mayaman yung nahuli. Pareho masipag, ang iyong mama yung nahuli. Ano mangyayari sa atin dito? Ganito, mauna ka na. Ha? Yayaman ako eh, ha? Ganun na mangyayari sa atin. Natural na nangyayama yun na una. O, tinan nyo to. Noong unang panahon ng Jollibee, magkano na ang Jollibee? Alam nyo ba magkano ang franchise ng Jollibee? 50,000 pesos. Ino-offer yan noon, pinagtatawanan. Bakit? Jollibee? What's Jollibee? Wala pang pangalan ng Jollibee noon. 50 mil ho, pinagtatawanan. Sino nag-catch na idea? Mga Chinese. Ngayon ho ang Jollibee, 25, 30 million. Yung mga may pera ngayon, yung mga ina-offeran dati, ano sabi? Sayang, 50,000 lang yan dati. O ngayon, 25 million na. O ngayon, pumunta ka sa Jollibee. May mga pumipila pa rin. Sino yung mga pumipila? Yung dati ina-offeran. Ngayon pumipila. Nagsisisi. Sa 50,000 lang ngayon, 25. Pero pumipila pa rin. Bakit? Kasi alam nila ang Jollibee,
talagang magkiklik. Kahit 50,000 at kahit 25 million na. Hihintayin nyo pa ba na maging 25 million na membership dito? Ha? Years from now, ano sabihin mo? Sayang, 7980 lang yan dati. Ha? Nakuha niya ako. So mga kaibigan, yun na dapat lang yung mama. Ngayon sabihin mo, ito sabihin mo naman, eh kung na-recruit na lahat, sino pa re-recruitin namin? may point ka. Pero ito sabihin ko sa'yo, bago ma-recruit lahat, mayamang-mayamang ka na. Mga kaibigan, ang AIM Global, hindi ko naman sinabing AIM Luzon, AIM Philippines, no. Hindi AIM Asia. AIM Global. Kung merong ang universe, sasama ko pa. Nakuha niyo ako? Kaya mga Pilipino, mga kaibigan, maniwala ka sa amin. Ang AIM Global, we are the number one network marketing sa buong Pilipinas po ngayon. In terms of sales and number of distributors. Think big, don't think small. Pag ang intuitignan mo lang, yung sarili mo, kaibigan ko, hindi sasali yun. Kamag-anak ko, hindi sasali yun. Kapitbahay ko, hindi sasali yun. Wala sasali sa akin. You're thinking small. Ang tingnan mo yung malaking picture. Mahihain ka. Sino mahihain? Kapal naman ang mukha nyo. Mahihain ka. First timer? Ay, hindi naman. Kunyari, mahihain ka. Anong pangalan ate? Anong pangalan? Sobrang mahihain naman. Pangalan lang. Ha? Essie. Ano meaning Essie? Oh, sige. Essie. As in, S saka C. Okay, ang galing ha. Essie, ikaw to, mahihain ka. Naniniwala ako, pag ikaw, kung sino ka, ang kaibigan mo, katulad mo. Pag mahihain ka, kaibigan mo, mahihain din. Totoo yan. Mula nung elementary high school hanggang college ako, hindi ko nila lahat, pero pag-aralan nyo, pansinin nyo, yung matatalino sa school, di ba magkakasama? O di ba nga bobo, magkakasama din? Napansin nyo ba yun? Di ba yung mga nagkukopya, magkakasama nyo? Yung malalanday, because birds of the same feather are the same birds. Kami mga may itsura. Anong point ko? Essie, mahihain ka. Sa nasunod na may seminar dito, hiyayain mo yung dalawang kaibigong mahihain. Anong sabi ng dalawang mahihain? Mahihain din po kami. Anong sabi natin sa dalawa? Bimbitan nyo mapay mga kaibigan nyo mahihain, napupuno tayo ng mahihain tao dito. Lahat ba kayo mahihain? Opo! Yung mayaman naman kayo mahihain. O, paano ito isipin mo? Sa ilalim, hindi mo na ito kilala. Kaibigan, kumpare, kapitbahay, kapatid niya. Hindi mo na kilala ito. Eh, makapala mukha. Napadpad dito. Tara, rekuta! Pag yan makapala mukha, lumaki, damay ka. Kaya dito mamayain, may pag-asa na. Nakuha niyo ako. Ngayon sabihin niyo, hindi ako magaling magsalita. Ikaw, magaling ka magsalita. Magaling ka na magsalita, may tsura ka ba? Kaya para dito ka. Ito sabihin ko, hindi mo kailangan maging magaling. Meron na magaling, magdadala ka lang ng tao. Nakuha niya, dadala ka lang, ubok, papalakpak ka lang. Pag sumali, yeah! Nakuha niya ako. Ngayon, nasagot mo naman. Sasabi mo sa akin, oh, sige na, okay na, maganda na. May problema, ano, walang pira. O yun lang, talaga problema talaga yan, di ba? Kasi kahit anong sabihin natin na, gusto ko na, join ko na. Hindi, bakit? Wala talaga. Pero ito sabihin ko sa'yo. Ngayon, tuloy niyo. Alam mo, buti pa sa probinsya, may nagbubura para sa akin. Dito, wala talaga eh. Bahala ka sa buhay mo dito eh. Ako pa, may-ari nito. Wala na, tapos na. Yeah, ito, bigyan ko yan, tips. Huwag niyo muna isipin, may pera ka o wala. Mga kaibigan, ang opportunity, hindi kailangan may pera ka. Kasi kung pera lang pag-uusapan, hindi sana lahat na mayayaman ngayon, hindi yumaman, nung nag-upisa sila, wala naman silang pera. Nung nag-upisa sila, anong meron sa kanila? Opportunity, hindi pera. Pag kahit mayaman ka, kahit mapera ka, pag wala opportunity, maubos ang pera mo. Pero pag may opportunity, kahit wala kang pera, magagawa mo na paraan kasi nakikita mo yung opportunity. Yun ang dapat makita, yung opportunity. Mga kaibigan, number one, pag-aralan mo yung negosyo. Eh, marami na natinan eh. Pag-aralan mo. Katulad ko, marami ko natinan. Pero meron palang sistema. People succeed because of a system. Hindi ho dahil sa talino o galing. Hindi ho. Kahit matalino ka, pag wala kang sistema, wala mangyayari sa'yo. Believe me, system ang magpapayaman sa'yo. Pag-aralan mo yung sistema, wala hong bayad ng seminar. Tomorrow, there is a great speaker. His name is Jopet Pedroso. Siya ang speaker tomorrow at NBO, 7 p.m. Balik ko kayo dito.
maging maaga ho kayo. Believe me, 6:30 pa lang, punong-puno na ho ito. Sa third floor ho, naka-video ho yun, live coverage ho yun. So, mapapal nyo sa third floor. Doon na kayo masisiksikan. Hindi na live, video na lang. Nakuha niyo ako? Yan. Study the business. Sa dami na pinag-usapan ngayon, sa dami na sinabi nila, may malala pa kayo? Uy. Sa dami na sinabi dito, may malala pa kayo? Wala na! Ang dami nun. Imagine mula kanina hanggang ngayon, ano pa malala nyo? 1.5 na lang. Paglabas nyo dito, anong pinag-usapan? 1.5. Pagsakay nyo ng jeep, saan galing? Sa 1.5. Pag may nakita kayong dalawa, yan yun. 1.5 yan, yan yun. Yun na lang ho, maalala nyo sa dami na pinag-usapan. Kaya pag-aralan nyo negosyo. Number two, pag uwi ninyo, gumawa na ho kayo ng prospect list. Isulat nyo sa papel lahat ng kakilala ninyo. I-categorize nyo A, B, C. Bakit? Importante ho ito. A, isulat yung mga tao masisipag. Yan ang imbitahin nyo. Bakit? Unahin masisipag. B, mga tamad. Ba't tamad iniimbita? Kahit tamad yan, baka may kilalang masipag. Di ba? C, mawalang kwenta. Walang kwenta iniimbita. Baka may sakit. Matulungan mo pa. Number three, hakot. Ano yung hakot? Pag kayo nag-imbita, maramihan, huwag pa isa-isa. At pag kayo nag-imbita, make sure excited ka. Dapat sumama ka. Ha? Pag huwag imbita ka, na walang buhay, walang sama sa'yo, subukan mo. Gusto mo yung maman? Sama ka? Ano tsura kausap mo? Sure. Ha? Kaya dapat excited. At pag ikaw nag-imbita, make sure, huwag mo ikukwento. Hayaan mo kami magkwento. Dahil pag ikaw nag-explain, baka magkamali ka. Eh, yung iba sa probinsya, ito ginagawa. Palibasa, marunong iba masyado. Marami na sinarihan. Alam na daw. Puro telepono na lang. Nagkakamali tuloy. Pare, bisa mo. Kumuha ka ng bulpe papel. Meron na. May bulpe papel na. Mag-drawing ka ng bilog. Yayaman tayo. Meron na. May bilog na. Mag-drawing ka ng dalawang bilog sa tabi niya. Meron na, mare. Mare, ikaw yan. Yayaman tayo. Ano ba? Niloloko na ba ako? Hindi, totoo yan. Okay kung ganyan. E ba paano kung iba'y na-drawing? Sa sobrang excitement, ang bilis. Mare, bilis mo, kumuha ka ng bulbi papel. Bakit? Basta, ang daming 1.5. Puro 1.5. Mag-drawing ka ng bilog. Meron na. Mag-drawing ka ng dalawang guhit sa ilalim niya. Tandaan mo, dalawang guhit sa ilalim niya. Meron na, mare. Mag-drawing ka ng dalawang bilog sa ilalim niya. Dalawang bilog. Ay, mare! Kaya please lang ho, baka iba yung mga drawing, ano ha? Pag yan ang na-drawing, sabihin yan, mare, 1.5 lang yan, ay, nakapatay tayo dyan. Pag attend dito, nakita ko, mare, yan mo'y 1.5, ay, nakapatay tayo dyan. Paglabas ko, 1.5. Kaya please lang ho, ha? Huwag nyo i-explain. Number four, baliw. Hindi yung baliw na si Raulo, ano ho? Hindi literal na baliw. Ang baliw ho, mga kaibigan, pansinin nyo ho, ang baliw, pagtawanan mo, baliw wala. Kahit ano sabihin mo, wala lang. Ah, baliw, ano sabi niya? Kasi nga baliw. Baliw ka sa pangarap mo. People fail because they're too emotional. Ayaw masaktan, ayaw mapahiya. Mga kaibigan, oo, masakit masaktan. Dapat lang, masakit masaktan. Masakit mapahiya. Pero ito sabihin ko sa'yo, kailan mo gusto mapahiya? Pag matanda ka na? Habang ngayon bata ka pa, gawin mo na yung part mo. Para pagtanda mo, hindi ka nakakahiya. Nakuha niyo ako? Hindi ka naman kilala ng ibang tao eh. Katulad ko, ayaw naman kakilala ko. Walang sumasali. Dinibita ko, di ko kilala. Mapahiya man ako, minsan lang kami magkita. Hindi ko naman kilala yun eh. Bahala siya. Nakuha niyo ako? Oh, baliw. The moment you get out of this place, the moment you get back to your place, a lot of people will tell you these words. Mahirap yan. Di totoo yan. Di mo kaya yan. Pare-pareho lang yan. Ito sabihin ko sa'yo. Pipiliin mo ang taong papakinggan mo. Pag gusto mong yumaman, makinig ka, dumikit ka sa mayaman. Pag gusto maging mahirap, dumikit ka, makinig ka sa mahirap. Tama ba ako? Nagkataon ho, yung sasayta sa harap, hindi sa pagmamayabang, mayabang mayaman ho. Nakuha niyo ako, pipilihin niyo ho. And finally, number five, be positive. Matatapos ako. Napansin niyo, hindi natatapos. Think positive. Napakahirap maging positive. Basa ka ng dyaryo, makinig ka ng radyo, pag-uwi mo ng bahay, pagtingin mo sa katabi mo, lahat negative. Napansin nyo ba yun? Mahilig tayo magpag-usapan yung mga negative. Positive, masyado din natin pinapansin.
Nakuha niyo ako? Pag may umaman, pag may naging successful, ano sabihin natin? Tsamba. Nakuha niyo ako? Pero pag may nasaktan, ay, buti nga. So, think positive. Sa buhay natin, alam ko mahirap maging mayaman. Pero believe me, you have to believe in yourself. Maniwala kayo. Kung nagawa ng iba, magagawa mo. If God is with us, who can be against us? Believe me, pag ang Diyos na nasa iyo, lahat ng blessings ibibigay sa iyo. You just have to believe Him and trust Him. But you have to do your part. Nakuha niyo ako? So mga kaibigan, be positive. May isang aeroplano, Boeing 747. Matatapos to. Sino nakasakay na ho ng aeroplano? Nakakita na ho para naman nagkakaintindihan ho tayo. Boeing 747, at the height ng kanyang flight, naka-experience ng matinding turbulence. Di ba ang turbulence normal ho yan? Kaya yung turbulence na to, this particular plane, sobrang lakas ho. Yung mga tao nagpapanik, nagsisigawan. Eh, alam mo, yung captains, the captains are trained to be positive. Na-train ho sila. Very calm, composed. Nagsayta yung captain, amidst the chaos. Sabi ng captain, ladies and gentlemen, it's your captain speaking. Please calm down, take your seat, fasten your seatbelt, and everything is under control. So yung mga tao, ah, okay lang pala, okay lang. Kaya lang, after 10 minutes, lang lumana na. Yung makina, gumagano na ho. Yung aeroplano, gumagano na ho. Yung mga tao, hindi na ho napigilan. Nagtanggal ng seatbelt, nag-iiyakan na ho. Pero amidst the chaos, yung captain, nagsayta pa rin. Very positive. Ladies and gentlemen, it's your captain speaking again. Please calm down, take your seat, fasten your seatbelt, and follow after me. Our Father. Oh, di ba positive? Why? Is prayer positive? Yes. Is prayer positive? Yes. Yes. Who's the most positive person in the world? Person. Jesus Christ. Di ba? Nagkatawang tao. Di si Jesus. Jesus Christ, the most positive person. Why? Because when he died on the cross. Positive. Tama naman, di ba? This is not blasphemy. Before he died, napaka-negative na situation. He was being stoned to death. He was being mocked. He was even called, if you're the king of kings, then help yourself. He was crucified. He was struck. And then he died. The demons thought they've won, but they don't know the third day He rose from the dead to redeem us from our sins. Amen po ba? Yes. Kaya mga kaibigan, yung pag-upo nyo dito, positive yan, may meaning yan, may reason yan. Hindi ka nandito para lang, alam mo, makisiksik lang. Merong reason yan. Pwedeng hindi para sa global ikaw, pero yung pangarap mo, unti-unti nabubuo, may pag-asa pa. Gusto ko magbago ang buhay ko. Kung magbago din lang buhay mo, di dito na. Andito ka na eh. Nakuha niyo ako. Kaya mga kaibigan, pag may kausap kayo at ayaw ng negosyo nito, huwag ho kayo masaktan. Kung hindi siya, hindi ibig sabihin nun, talunan ka na. Nakuha niyo ako? Pero huwag yung gagaya yung iba. Masyado niliteral yung positive ko. May kinausap, ayaw. Anong ginawa? Ayaw mo. Positive. Ha? Demonyo daw, demonyo. Huwag ho gano'n. Mga kaibigan, marami ako sinabi, tapos sa one seminar, sa akin lang ho, pag gusto, may paraan. Pag ayaw, maraming dahilan. Lahat ng nakikita nyo sa harapan ko, suot ko, galing yan sa 7980. Pati hindi nyo nakikita. Bakit? Yung damit ko, nakikita nyo sa bahay, nakita nyo? Iba iniisip nyo kaagad ah. Yung kotse ko, nakita nyo? Isabihin, mga kaibigan, yung 7980 na yan, asa na ba? Yung 7980 na yan, hindi naman ho yung buwan-buwan. Hindi naman yan taon-taon. Minsan lang sa buhay mo, hindi pa gagawa ng paraan kung babaguhin naman ang buhay mo. Nakuha niyo ako? Kaya sabi mo, wala talaga eh. Oh, kung yan di mo magagawa ng paraan, kalimutan mo na magkakotse. Dahil gulong pala ng kotse, uubusin ka na sa 7980. Kung yan di mo magagawa ng paraan, kalimutan mo na magkabahay. Dahil sa square meter pala ng lupa dito sa Metro Manila, ubus na ang 7980 mo. Hindi mo naman pwedeng bahay mo to square meter. May bisita ka, dumating na dulas, nasa labas ulit. Nasa yung bahay mo? Dinaanan mo na, ayun na, oh. 2 square meter bahay mo. Pag yan, di mo kayang gawin ng paraan, kalimutan mo nang mag-abroad, kalimutan mo nang yumaman. Gawin mo ng paraan. Next year, may problema ka. Paano mang ubus ng pera? Yes! Mga kaibigan, start the year right. Our job is to inspire you. Our job is to help you and to guide you. Hindi ko kami na dito para magmayabang. Dahil kung magmamayabang din lang, ba't tayo pupunta dito? Mayaman na ako.
di ba, ba't ko pa gagawin to? I would like to inspire you. Sasabihin mo, para kumita ka pa. Hindi ka pa sumasali, mayamang-mayaman na ako. Nakuha niyo ako? Pero bakit ko ginagawa to? Kasi mga kaibigan, para po sa inyo to. Para ma-inspire ka na sa buhay ngayon, may pag-asa pa. Sana ang prinsipyo ko maging prinsipyo nyo. Sana ang prinsipyo ko maging prinsipyo nyo. Ano ba prinsipyo ko? Habang bata ka, habang may lakas ka, habang may oras pa, pag may opportunity, sumubok ka. Hindi man para sa'yo, importante, sumusubok ka. Pero pag-aralan mo, ha, hindi lahat ng opportunity, nasalihan mo. Pag-aralan mo, nakuha niyo ako, kaya number one ko study. Sumubok ka. Pag nag-fail ka, part ng buhay ang failure. Huwag ka matakot mag-fail. Ang matakot ka pag di ka sumusubok. Hindi ka nga nag-fail, pero hindi ka sumusubok, hindi kayo magsasucceed. Nakuha niyo ako, lalo naging successful, dumaan sa maraming failures, tanda mo yan. Pag dito, sumubok ka at wala nangyari, okay lang. Ang importante, sumubok ka. Eh kung umaman ka, tingnan niyo ako. Yeah! Nakuha niyo ako? Dahil iba ang success habang bata. Iba ang success habang bata. Mahirap pag successful, tumanda na. Hindi mo sa may pinapatamaan ako. Imagine mo kung 90 years old ka na. Saka ka lang naging successful. Saka ka lang sasali. Ano yung tsura mo? Asan yung opportunity? Sasali ako. Ha? Yumaman ka man, yumaman, Joy! Asan yung BMW ko? Sumama ka man sa Amerika, ma-enjoy mo pa? Ang ganda ng Amerika! You are tightest ka! Ha? Hindi mo ma-enjoy! Pag bata ka, ma-enjoy mo. Mas marami ka ma-inspire, mas marami ka matutulungan. Habang bata. Dahil iba ang bata. May tao ng iba. Totoo naman, ano sabi ni Rizal? Oh. With great powers comes with great responsibility. Sabi ni Jose Rizal. Joke lang ko yun, ha? Nakakompara tayo, live po tayo. Anyway, good morning sa inyo lahat. Thank you very much for your time. Thank you! Tap, 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 tap.